Guys, magtula tayo ng isda. Ito, nagpa-boil na ako ng water. Nalagyan ko siya ng lemongrass, onions, tapos kamatis. The lemongrass and the kamatis is from my garden. And meron tayo dito, tatlong hiwang pampano fish. Yun yung ating gawing tinolang isda. At lagyan natin siya ng gulay, dahon ng kamote. Tapos meron din tayong sibis ng dahon. Fresh from the garden. So, ayun guys. Nag-boil na po itong ano. Ang dumi ng aking stove, no? Nag-boil na yung water. So, ilunod na natin. Ilagay na natin yung isda. Na ating tinola. Charap. Ayan. Tapos, pakuloyin lang muna natin ng few minutes. Siguro yung ano muna natin pala. Palutuin muna natin mabuti yung isda. Tapos, bago natin ilagay yung ating dahon ng o talbos ng kamote. Pero, timplahan muna natin yun. Lagyan muna natin ng asin. Black pepper powder. Yung timplahan muna natin yung ating tinola. Ayan. Yan na po ang ating tinola. Nalagyan na po natin siya ng salt at pepper. Tapos, mamaya-maya na lang. Within 2 minutes, we gonna add our potato leaves at saka yung dahon ng sibuyas. Guys, dito na yung isda. It's time to add our sweet potato leaves or dalbos ng kamote at saka yung sibuyas ng dahon. Ako, napaka-presko ng ating gulay. Sarap. Tapos may tanglad yan. So, add a flavor to our dish. To our fish para mawala yung lagsa ng isda. I just did not add a ginger because may tanglad naman tayo. Ang dami dyan kalat. Oh, ang dami magbasa ng mga ano. Ayan, ayan. Oops. So, sa ganitong ano guys, kasi ano, mas maganda pag ano, hindi overcook yung ating gulay. So, what I'm gonna do is, tatakpan na natin yan diretso. Yan, tapos patayin na natin yung apoy. Yan, luto na yan guys. Apo guys, yung ating tinolang isda na pampano fish. Look at that. Sarap. Taba-taba. Yeah, taba-sabaw at saka ang pakubango guys. Napakabango kasi sa may sibuyas daho tapos yung tanglad. Very perfect talaga yung amoy. At saka ang sarap ng sabaw. Yan guys, thank you so much for watching. Eat na po tayo ng lunch. Bye guys. Please like and subscribe.